Okay. Muli, isang magandang umaga pa rin sa ating mga ginigiliw na katapakinig, sa ating mga nunood. At ngayon po ay sa pagkakataong ito, ako naman ang may patutunayan. Nasa akin naman ang burden of proof para patunayan ang paksang patutunayan ko na ang ating Panginoon o kinikilala nating Panginoong Hesukristo ang siyang tinatawag o siya ang Misaya na binabanggit sa banal na kasulatan. Okay? Nais kong sabihin sa inyo na maging sa pananampalataya ng mga Hudyo, isa sa pinaka importante, isa sa pinaka mahalaga na paniniwala nila ay walang iba kundi ang paniniwala sa darating na Misaya. Ang sabi ko dito sa aking mga ikukog, okay? Ang sabi ng isang kasulatan ng Hebreo, mamaya po, babanggit ako ng mga Talmud, mga Misra, mga Midras, ano po? Dahil wala naman kaming pinag-usapan na bawal kaming gumamit ng kung anong references. So, free for all ang aming paglalatag ng aming gustong patunayan. Ang sabi po dito, okay, sa isang kasulatan na kinikilala rin ng mga Hudyo, ang sabi dito, in fact, ang sabi dito, believe in the Messiah is one of the 13 principles of Jewish faith as articulated by Ramban. Ito mga binabanggit ko mga names dito, minsan ito po yung malingkot, ito po yung mga kinikilala nilang mga rabbi. Ito po. Nung si Ramban ang sabi niya, in-articulate ni Ramban ang alin, ang isa sa pinakamahalagang Jewish faith. Labing tatlo yan. Ang isa dyan, ang pinakamahalaga, ay walang iba kundi alin, ang paniniwala sa Misaya. Makikita rin yan sa Helcos Melakem 11 verse 1 ng mga kasulatang ito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, huwag po kayong maninibago kung may mga babanggitin kami mga resources dito. Ano po? Ito yung ating mga external resources of evidence tungkol sa paksang ito. Sa mahalaga, ang aking dapat patunayan ngayon ay ano? Na mapatunayan ko ayon sa Biblia at sa mga external references na gagamitin na si Kristo nga ang Misaya. In fact, ang sabi ni Rabbi Shumlei Botei, ang sabi niya rito, that the belief in the coming of the Messiah is more central to Judaism than even the observance of Sabbath or Yom Kippur. Ito pa yung matatagpuan sa Botei, the wolf shall eat with the lamb, page 7. Rabbi po ito, ho? Rabbi po ito yung sabi ito. Ano daw po ang sabi niya? In fact, sa kanila, mas mahalaga, alin, ang kanilang paniniwala sa darating ng Misaya at kung bibigyan ng ranking, mas binibigyan nila ng mas mataas na ano? Pagtanggap. Alin? Ang pagdating ng isang Misaya. Ulitin ko ang sabi niya rito, in fact, ano daw? In fact, the Messiah is more central to Judaism than even the observance of Sabbath or Yom Kippur. Yung Yom Kippur, ito po yung ginagawa nilang Day of Atonement. Ha? Ito yung ginagawa nilang Day of Atonement. Yom means day, Kippur means atonement. Ano po? So, dito makikita natin na mahalaga sa banal na kasulatan, alin? Ang issue about the Messiah. Pero, eto lang ang pagbigyan ng mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng babala. Kasi sa mundong ito, ay naglipa na rin ang mga faith na nag-invented na sila yung mga Messiah. Historically, noon po mga taong 132 to 135 BC, may isang rabbi na nagngangalang Rabbi Akabe, okay? Nagngangalang Rabbi Akabe na kanyang pinunaus
na si Bar Kokhba, okay, ay misaya. Okay? At alam niyo po, sila po ay dumanas ng tinatawag natin hindi magandang karanasan. Bakit? Sila po ay sinugod ng Roman soldiers. Kasama na po itong nag-proclaim at pre-proclaim na misaya nung panahon na yon. Sila po ay napatay ng mga Roman soldiers. Meron din itong 16th century o 17th century. Sa Europe, may isang nagnangalang Chevetei VII na siya naman po ay self-proclaimed misaya. Marami ang naniwala sa kanya. Yun lang, nung siya po ay hulihin ng sultan ng Turkey, alam niya sa Turkey, ano po ang prevalent na religion? Islam. Okay? Eh, sa takot na siya ay patayin, eh nagpa-convert siya sa Muslim. So, ulitin ko po, maraming lumilitaw na fake na misaya. Kaya mag-iingat tayo, kahit dito sa Pilipinas, nandyan sa Davao. Ha? Inaampi niya, I am now the appointed son of God. Alam niyo po kung sino yun, ano po? Nandyan siya sa Davao. So, nasa inyo, paniniwalaan niyo, yung Bisaya, mula sa pagiging Budyo, ay naging Bisaya na lang. Hindi tayo nalalayan, ano po? Pero, tingnan natin, maliwanag ang sinasabi, ang Bisaya ay galing sa mismong sa lahi ng mga Israelita, particular sa lahi ni Buda. Kaya nga, bilang Kristiyano, of course, naging Kristiyano pa ako kung hindi ko rin naman paniniwalaan na si Kristo ang Mesiya. Kaya napakahalagang bagay nito para sa akin. Bakit ako naniniwala? Ano yung amin? Pakilabas na bagay. Bakit ako naniniwala na si Kristo ang siyang Mesiya? Una, alam niyo po kung bakit? Kasi siya mismo ang nagsabi na siya na ang Mesiya. Inampi niya ito. Otherwise, kung hindi niya naman ito inampi, eh bakit ito mapaghihirapan? Pag-aralan kung totoo yung claim niya o hindi. Pero sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay talagang lumalabas at napapatunayan base sa sinasabi ng banal na kasulatan na ating Jesu Kristo ang Mesiya. Ang sabi sa Juan 4:25 hanggang 26, ito yung pangyayari na alam natin ng ating Jesu Kristo ay nakapusap ang babae Samaritana at ito ang naging takbo ng kanilang usap. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. Hindi niya pa nare-recognize ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi pag sabi natin kay Jesus Kristo, pag iniinom mo yung tubig na ito, hindi ka na mauuhap. Along the way, sabi na babaeng Samaritana, alam mo na ano, na ang Mesiya ay darating. Tinatawag siyang Kristo. When that one comes, sabi, pag he will declare all things to us. Saan yung babae, Samaritana, pag siya dumating, ay ipapaliwanag, ipapahayag niya sa akin ang lahat ng mga bagay. Ano ngayon ang reaksyon at sagot ng ating Panginoong Hesus Kristo? Jesus said to her, I, who is ano sabi natin pa nun sa Kristo? Yung sinasabi mong Mesiya na siyang Kristo ay walang iba kundi ako na nga. Ako na nga. So dito pala makikita na natin na sa paunang pagsasaad ko ng aking gustong patunayan, maliwanag na mismo ang ating Panginoong Kristo mula sa kanyang bibig inangkin niya na siya ang Mesiya. Pero it is one thing na angkinin mo ang isang bagay, it is another thing na patunayan kung totoo ang iyong inaangkin o yung iyong kiniklaim. At
At dito, titignan natin kung si Kristo ba ay nag-angkin lang pero wala namang napatunayan. O inangkin niya na siya ang Mesaya, subalit siya ay ano? Siya ay may napatunayan. Titignan natin. Tingnan natin. Sa isang tagpo, okay? Sa isang tagpo ng buhay ni Juan Bautista. Lala niyo po. Ha? Si Juan Bautista, alam natin na ito ay hindi malayong kamag-anak biologically ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang unang pagtatagpo nila ay pareho pa silang nasa sinapupunan. At after silang ipanganak, hindi na muli silang nagkita. Then after 30 years nang si Juan ay nangangaral sa ilog Jordan, dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Pero bago sila magkita sa tagpong yun, lagi nang sinasabi ni Juan na yaong darating na nasa hulihan ko, pero kung nasa akin, ay ano? Hindi man ako parapat dapat magano? Magdala ng kanyang panyapak. At nung lumapit ang ating Panginoon Jesucristo sa kanya, malayo pa't sinasabi na ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So doon pa lang, kahit yun lang ang kanilang second time na pagkikita, mula nung sila'y nasa sinapupunan hanggang sa sila'y ilabas ng kanilang mga ina. Palapit pa lang ang ating Jesucristo. Alam na ni Juan Bautista na ano? Na itong dumarating ay walang iba kundi ang kordero ng Diyos na siya rin namang Mesaya. At tunayan, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa Mateo Kapitulo 3, parehong tagpo, si Juan ay nagbibinyag. At kung dumating ang ating Panginoon Jesucristo sa kanya at siya ay ano po, at siya ay ina-approach, nabinyagan niya siya, mismong si Juan Bautista, alin? Ang pumigil sa ganitong bagay. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Juan, then Jesus arrived from Galilee at the Jordan, coming to John to be baptized by him. But John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and you come to me. Eh, kilala ka magsing dumarating. Sabi niya, ba't ako magbibigyan sa iyo? Dapat. Ikaw ang gagawa nito sa akin. Kaya ang sabi ng ating Jesucristo, but Jesus answering said to him, permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he permitted him. At eto nangyari, matapos niya. And after being baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and coming upon him. And verse 17 ang sabi, and behold, a voice out of the heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Alam niyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa puntong ito, wala namang pagdududa ng si Juan na talaga yung bininyagan niya, na pagkatapos niyang binyagan ay may dinig na nagsalita sa langit, kahit kunting duda, wala na siyang duda na ito nga alin, na ito nga ang darating na pinaghahandaan niya. Ito yung pinaghahandaan niya ng daan. Okay? Ngayon, dumating ang punto na si Juan Bautista ay nakulong. At sa lungkot niya sa kulungan, ay bigla siyang nagkaroon ng pagdududa. Kung si Kristo na naalin ang talagang Mesaya na darating, o may hihintayin pa sila. Ang sabi dito, simulan ko po, dito sa
kapitulo 11, simula 1 hanggang 6 ng kapitulo ito. And it came about that when Jesus had finished giving instructions to his 12 disciples, he departed from there to teach and preach their cities. Now when John in prison heard of the words of Christ, he sent word by his disciples and said to him, "Are you the expected one, or shall we look for someone else?" Ikaw ba yung talaga namin? Hinihintay na, Misaya? Ikaw ba yung talaga hinihintay at inaasahan namin? O maghihintay pa kami na iba? And Jesus answered and said to them, "Go and report to John what you hear and see. The blind receive sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who keeps from stumbling over me." Ano ang sabi niya? Eto ang sabihin mo kay Juan, ang patay na buhay, ang pilay na kalakad, ang binginakap rinig. Ito ang sabihin mo sa kanya, at sabihin mo sa kanya, mapalad ang tao na hindi nakakasumpong sa akin na kapitisura. So dito makita natin na ating Panginoong Kristo, bukod sa claim niya, na siya ang Misaya, ito ay kanyang binigyan ng kaapiwat na patutuo at katunayan na siya nga alin, na siya nga ang Misaya. By the way, regarding doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, meron pa mga komentars babasahin dito, okay, tungkol sa bagay na yun. Sapagkat, ang sabi ko, yung kinote na talata ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ni Isaiah ay matatagpuan po yan sa Isaiah 35, talatang 5, at Isaiah 61, talatang 1. Ang sabi dito ay ganito. Tingnan po natin ha. Isaiah. 2 minutes remaining. 2 minutes na lang. Ganun ba? Okay. Sige, anayin ko na lang. I-wait ko muna yung nabi ko at may pupuntahan pa ko rito ng iba. Titingnan natin. Dito, magpapatotoo na si Kristo ay talagang Misaya. Pansinin po natin, sa Lucas 2:49, tinatawag niya ha? Tinatawag niya na ang kanyang ama, okay? Ang kanyang ama, ang Diyos. Okay? Ano po ang kahalagahan ito? Titingnan po natin sa ayon sa mga nag-aral. Ang sabi dito, sa ayon kay Dr. Robert Lenzi, isa po siyang scholar ng Banal na Kasulatan. At ang sabi dito, "Synagogue prayers contains the expression, 'Our Father, Abeno, who is in heaven.'" Many times ang sabi dito, "Jesus taught his disciples to pray a prayer which also begins, 'Our Father, who is in heaven.' The expression, 'My Father, Abe,' however, almost certainly must have seemed improper to the Jews of that period only once the Hebrew scripture is God referred to as 'My Father,' and that is in Psalms, which speaks of the coming Messiah." Tinin niyo po? Minsan lang, so that tinawag daw ang alin? Ang Diyos na? Abi, at yan ang natatagpuan saan? Sa Psalms 89:26. At ito ang sinasabi, "He will call to me, Abi Adam, you are my father." Ang sabi dito, the Messiah has the right to call my father. I am quite sure that the rabbis of Jesus' day thought that the people to say, "Our Father who is in heaven," because
exception po kay brother, brother Charles Thompson Pedro at mali po ang negation kay Rabbi Roberto Porto po, 20 minutes.